Tumayo na po ang lahat. Viva mong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ko ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mabagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Sapagkat sinabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa.
mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan dahil sa siya ay di nagkasala na at hindi nalinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko nilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa lahat ang galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Diyos na maaasahan, kami yung kaawaan, kalingain at damayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pa't nagkakatapakan sila? Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim ay maaring sa liwanag at ano mang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay sa katawan. At pagkatapos ay wala namang magagawa pa. Sinasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo,
ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa 2 halagang pera lamang ang 5 maya? Ngayon man, higit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga sa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Sa ating unang pagbasa ay maririnig po natin ang pagpapahayag at sulat po ni Apostol San Pedro sa mga taga-Roma. Ang sinasabi at paalala niya, tignan natin ano yung mahalaga. Tignan natin ano yung importante. Karamihan po sa atin, at dahil siguro'y dala na rin ng ating kultura ngayon, mas nakatuon tayo sa panlabas. Nakatuon tayo sa itsura. Nakatuon tayo sa papuri ng iba. Kaya ang dulot ng social media ngayon sa atin, pag marami kang likes, marami nag-comment sa post mo, ikaw ay kaaya-aya. Panlabas nakatingin. Sa papuri ng iba nakatingin. Sa comment ng iba ang nakatingin. At pakiramdam natin, ito yung magbibigay sa atin ng kagalakan at kaganapan ng buhay. Pero magandang tignan at pagnilayan natin sa araw na ito na hindi nakatuon sa like o papuri ng ibang tao ang buhay natin. Sapagkat ang Diyos alam ang laman ng puso natin. Ang Diyos alam ang laman ng puso natin dahil kilalang kilala niya tayo. Kahit sa Ebanghelyo natin, sinabi ni Jesus, kahit ang mga buhok ninyo, bilang ko lahat yan. Ganun katindi ang pagkakilala ng Diyos sa atin. Kaya sana, no, bilang Kristiyano, ang sikapin natin, hindi yung papuri ng ibang tao, hindi yung like ng ibang tao, pero magandang tignan, ano ako sa harapan ng Diyos? Who am I in front of God? Anong tingin ng Diyos sa buhay ko? Kasi ibang mga tao, kung ano i-post natin, yun lang nakikita nila. And we can create a fake self about us. Yung gusto lang natin, etong gusto kong image, eto kikreate ko. Para i-like ako ng mga tao, i-like ako ng mga kaibigan ko. Pero ang tanong, sino ka sa harap ng Diyos? Sino ang tunay na ikaw? At hindi ba pag lumalapit tayo sa Diyos, hindi yung maskara natin ang isusuot natin. Pero God sees through our masks. Alam ng Diyos kung sino tayo. Kaya sana pag lumapit tayo sa Diyos, sa ating panalangin, hubarin yung maskara na yan. Hubarin ang maskara ng pagpapanggap. Hubarin ang maskara ng ideal na gusto mo. Be true in front of God. Maging totoo sa harap ng Diyos. At ang taong totoo sa harap ng Diyos, alam niya na siya'y mahina. Alam niya na wala siya'y mapagmamayabang sa harapan ng Diyos. Kaya sa harap ng Diyos, siya'y bukod tanging umaasa sa kanyang paggabay at kalinga. May dependence sa Diyos. At hindi ba yan ang buhay natin bilang Kristiyano? Alam natin na ang Diyos ang gumagabay sa atin. At dahil totoo tayo sa harap ng Diyos,
Hindi natin kailangan magbalat kayo at magsuot ng maskara. Dahil ang tunay na nananalig sa Diyos ay tunay na kumakapit sa Diyos. Hindi sa sariling kagalingan, hindi sa sariling pagmamataas, pero ang magtataas sa atin ay ang Diyos. Diba sabi ni Jesus, ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Lumalapit tayo sa harap ng Diyos na may pagpapakumbaba, kumakapit, umaasa sa kanyang gabay. At yan po ang taong totoo sa harap ng Diyos. Alam ang kanyang kahinaan, alam ang kanyang pagkukulang, kaya kumakapit sa Diyos para sa paggabay ng Diyos. Sana po ito yung magandang baunin natin, no, sa ating pagdiriwang ng misa ngayon, na palalimin natin ang ating tiwala sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos na walang maskara, walang pagbabalat kayo, walang pagpapanggap, totoong ikaw. At hindi ba ito ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at nakikinig sa kanya? Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo, ang lebadura ng pagpapanggap, peke, hindi tunay, kopya. Pag lumapit tayo sa Diyos, ikaw, tunay na ikaw, walang pagbabalat kayo, ikaw na ikaw. At ang Diyos, mahal tayo kung sino tayo. Ang Diyos, tanggap tayo kung ano man ang kahinaan natin. Hindi natin kailangan magpa-good image sa harap ng Diyos. God knows you. God knows your heart. Face Him ng may totoong pagkatao. He knows us through and through. Kaya siguro magandang imbitasyon sa atin sa paglalim natin ng debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, ay lumapit tayo sa Diyos nang walang pagkukunwari, walang pagbabalat kayo, walang pagpapanggap. Ang Diyos ang siyang nakakakilala sa atin, at yun ang ating nanaisin. Hubugin ang ating buhay tungo sa mabuting balita. Hubugin ang buhay natin tungo na ang buhay natin, ang ating pamumuhay, ay maging kawangis ng Diyos sa lahat. Hindi sa likes, hindi sa comments at papuri ng iba, nakabase ang ating pagkatao. Ngunit ang ating identity bilang tao, nakaugat sa naglikha sa atin, ang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya ng ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halaman na ni Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin.
na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayo makiramay at makihati sa mga kahirapan at tisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng Mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak ng Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hindi pagpapala at buhay na dalisay. Pagpapala at buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaang na paririto sa alan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sinod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
tatagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo
at isubo agad si bibig bago muli sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inaalay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iyalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko, tasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalagdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat na masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa, Poong Jesus Nazareno, patubayan po kami, tawa't gabayan ako. Ilitas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko, tasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ng iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus.
Nazareno. Available na po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang na nakikiusap sa iyo na ang nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag. Na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.